Here we go. Let me lift you up. We'll go right to the top. Let the sun come up. Together we can fly. All our hearts collide. Stay here by my side. I say we jump, we fly. We reach out to the sky. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. We're gonna fly high, be alive. Yeah. We're gonna fly high, be alive. We're gonna fly high, be alive. It's a beautiful Sunday na po at 8:30 na ng umaga. So, oras na para maging alive na alive sa Be Alive. So, tuloy pa rin po ang aming mga informasyon. Parami ng parami at nakaka-inspire po ang mga information natin sa ating programa. Alam nyo, ang init ng panahon. Pero I'm sure mas mainit ang kwentuhan natin mamaya dahil isang testimonyal ang ating maririnig. And take note, pinuntahan pa ni Miss Anna dyan ng Be Alive, you know, ang istorya sa Benguet. So, Benguet mismo, no, Miss Anna? Benguet mismo. Wow, hirap-hirap nga ako. So, hindi ka nga sumama sa akin eh. Iniwan mo po. Hindi kita iniwan, di ka pumunta eh. Proof po yan na talagang kahit po sa ang sulok ng Pilipinas, ang laminate pinag-uusapan at marami pong nakakaalam. Yes, at basta may istorya tungkol sa laminate, pupuntahan natin yan kahit saan bundok pa yan. Correct? Yes! Oh, ano ba yung istorya na kuha mo dun sa Benguet, Ana? Eh, yung istorya tungkol dun sa isang na-paralyze. Basta natumba na lang siya, Susan, Tita Maggie, nagkaroon siya ng transverse myelitis. Ang sabi? Transverse myelitis nga. In short, na-paralyze. Oh. Sige. Panoorin na natin. Oh, sige. Go. It was really hard to think na will I still be able to do the stuff I do, especially I really want to help my family. But I never lost my faith that I will be healed. Yun ang talagang pinakahawakan ko. Siya si Joanne Leal, isang call center agent sa Benguet. Masaya at energetic noon, lalo na sa trabaho at iba pang gawain. Subalit isang araw, habang nasa trabaho, bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba. Pumasok po ako na normal, na wala pong sakit. By that time that I went to the office, may sudden pain sa aking likuran, sa aking batok. It's an unusual pain, na parang may sumuntok sa likod na binabatak yung muscles ko. Tapos I started feeling a tingling sensation in my fingertips, but the pain is still there. And then suddenly, slowly na nag-deteriorate yung strength ng aking right arm. Sumunod ang aking left. I was worried by that time already because I was hyperventilating. Ang kanyang naging sakit, transverse myelitis. And transverse myelitis is an autoimmune disease. Ibig sabihin, yung ating immune system na supposed to be our defense mechanism, protect us against yung invaders like viruses and bacteria. Nagkaroon ng confusion yon at ang kanyang identification sa portion ng kanyang spinal cord is kalaban. Kaya yun ang inatake niya ng inatake hanggang sa masira yung mga fibers ng spinal cord. Kaya nagkaroon si Joan ng paralysis. Na-shock ako noon. Ang hindi ko alam na ganun pala kalala yung ganung sakit. Pero nung hindi na siya makatayo, anong nangyari sa anak ko? Bakit ganito?
Halos isang buwan siyang nasa ospital. Naging pasakit para sa kanya at maging sa iba ang dulot ng karamdaman niya. Lumabas sa MRI that I have transverse myelitis. I was on rehab for 25 days. Ang lungkot na nadarama ay napalitan ng saya na magbigyan siya ng laminine, kung saan matapos uminom nito ay marami siyang napansing pagbabago. Dr. Ferzo asked me to take laminine because I have problem with my kidney. What they also found out was I was also having a fungal infection, which worsened my UTI. At first, my dosage was about 7 tabs a day. After a week of taking laminine, ang isang major effect was yung pagtayo ko, nakakatayo na ako ng ganito katagal. Before, I really cannot stand up even as long as 10 minutes. May tendency akong matumba, especially walking. I cannot walk yung distance ng street namin going up the main road. Walking up the stairs, no problem. Riding a jeepney, madali na lang. Not like before na takot akong sumakay ng jeepney kasi medyo mataas yung step, first step ng jeepney. For taking it about 4 months, ang laki ng development ko. Until now, I'm taking laminine. Sa ngayon, batid ni Joan na sa tulong ng dasal at pagmamahal, katuwang ang laminine, muli na namang babalik sa normal ang kanyang buhay. Ang pinaka-importante pong effect ng laminine ay yung pagbalik ko sa aking paglalakad at saka doon sa mga bodily functions ko. Unti-unti na bumabalik ang lakas ng aking kamay. With God's grace, magiging normal po ulit ako. Ang storya ni Joan Leal, maging ang kanyang testimonya, patunay na sa pag-inom ng laminine, magkakaroon ng pag-asa sa buhay at ang karamdaman ay matutugunan. Tiyak po na marami sa inyo ang nagulat at na-inspire sa istoryang iyan. So, kung saan po may kwento, tiyak na pupuntahan po namin. When Be Alive comes back, we will give you our panel of doctors to explain transverse myelitis. We're gonna fly, high, be alive! I'd like to introduce our doctors, Dr. Alfred Stoche from Iloilo, and he is actually a doctor of science on alternative medicine. And of course, Dr. Ria Magalona from Cotabato, general physician, and Dr. Lito Fruto, doctor of science in alternative medicine. So doctors, what is transverse myelitis? Transverse myelitis is a neurological disorder that is caused by inflammation across the sheath of our spinal column. Yun po, yung myelitis na yan refers to the inflammation of the spinal cord, and then po, yung transverse simply describes the width, yung kung gaano kalapad yung naapektuhan na area ng spine, pero hindi siya pataas kung hindi palapad. Kasi doctors, ang nangyari sa case natin, complete paralysis na siya. Ano bang nagkukos ng paralysis? Is it a bacteria, infection? Ano ho ba yun? In general, transverse myelitis, katulad ng sabi ni Doc, pwedeng post-infectious. Katulad ng bawa, nagkaroon ka ng chickenpox. After noon, taka ka, nagkakaroon ka na ng simptomas ng transverse myelitis. Or pwede rin autoimmune. Yung immune system mo, parang nawindang siya. Kinalaban niya rin yung mismong nerve mo. Nagkaroon ng inflammation. Paano naman nakatulong yung laminine dyan sa ganung klaseng condition? Laminine can really help this case because laminine restores the cellular function of the body. It optimizes the what you call the mitochondrial activity that will energize the macrophages and the immune system cells para mapabilis yung healing at pabilis yung paggaling ng pasyente. Kasi po yung sa transverse myelitis, nagkaroon ng interruption sa communication ng mga neurites. If you remember, in past episodes, pinag-uusapan po natin na yung amino acid, glycine, and glutamate, they trigger
ang communication. Kaya ngayon, yung mga neurites, yung axons and dendrites, nagkakaroon na ng communication. Without that, kahit na ano pong gawin nila, it will only lead to a complete paralysis. Kailangan lang matrigil ang ginagawa, inooperahan. Ang sabi? Ano po yung neurites? Yung neurites po, those are the transmitters, the neurotransmitters of the brain to the spinal cord. Mm-hmm. May axon sa brain, magsesend siya ng signal sa dendrites na nasa spinal column para matrigger yung kanilang communication. Ang nangyari dun sa traumatism or sa traumatic injury sa nag-cause ng transverse myelitis is that nawala na ng communication yung mga neurites eh. Hindi na sila nagko-communicate. Bakit? Nagkaroon ng interruption because of the trauma. So yung mga neurites na nandoon sa traumatized area, nakikinig lang sila o nanonood lang sila. Okay. Hanggang hindi sila natitrigger, hindi sila magre-repair. So what other forms of paralysis have you encountered? Have you encountered any other paralysis na natulungan ng lamina? If you say paralysis, marami yan eh. Itong pasyente pala is already quadriplegic. Okay. Ang talagang four limbs niya talaga, ang paralyzed na siya. Okay. And then mayroon din tayo mga paralysis na hemiplegic, yung half body lang. Mm-hmm. Eh, yun. And then may paraplegic, yung pwede dalawang paa, dalawang kamay. Paralysis is the result of the restriction of blood flow. Or may parte ng katawan na wala ng, parang wala ng flow ng dugo at buhay. That's why itong laminine, talagang ang communication ng brain, the command of the brain sa katawan, in-enhance niya at optimize niya. Na-activate niya. Mm-hmm. So, that's why na ang itong pasyente, yung quadriplegic na to, na talagang hindi makagalaw, nakakagalaw na. So, totoo po ba lang, Doc, yung fibroblast growth factor ng laminine, siya yung parang general contractor. Yun ang ginagawa ng fibroblast growth factor ng laminine to tell every part of our body to do its function. A journal really supports that fibroblast growth factor gives signal to our somatic cells and our stem cell. It has a journal. Ang fibroblast growth factor, kung may sa construction, meron tayong tig-utos. Yun yung laminine dahil may fibroblast growth factor doon. Ang workers natin, yung ating cells within our body, di ba po? Kasi para mag-function yan, kailangan din niya may tig-utos. Social, no? Kailangan talaga niyang utusan pa. At bukod doon, meron tayong materyales. Katod, sabi ko, kung meron kang tig-utos, yung laminine, andun yung fibroblast growth factor, yung worker natin, yung ating mismong mga cells na nandito na sa atin, at ang mga materyales, yung amino acids, vitamins, and minerals, nasaan po ba lahat yun? Nasa laminine. Kaya hindi po imposible na pwedeng tulungan ng laminine kahit na yung merong na-paralyze na. Ako po, meron po akong kilala talaga, spinal cord injury. Later on, baka ma-feature din dito dahil because of a gunshot wound sa amin doon sa Cotabato. Kaya ako, lahat nung may makilala kayo na na-paralyze na, there's hope in laminine. So, don't give up. So, yung mga paralysis cause naman, Dr. Fruto, ng mga stroke, pareho lang ba din yung teorya? Yes, and that's what makes laminine so profound. Dahil hindi po tayo katulad ng ibang medisina na it's all a pill for every ill. Ito po, one pill will repair the entire problem of the body. Yun po kaganda niya. And when the body heals, it heals completely, not selectively. Hindi pwedeng yung aasikasuhin lang yan is yung paralysis caused by stroke. Uunahin muna niyan yung pinakamadadaling ayusin. Yung mga hika, yung mga kung ano-ano, etc., etc. And it always saves the best for last. I-eliminate muna niya yung mga ibang underlying factor that causes the main health problem. Pagka wala na po yun, concentrated na sila sa pagre-repair ng pinaka-main health issue. Kaya napakaganda po ng resulta na nare-receive ng tao. If a person is paralyzed, lahat ng mga insecurities and ang stress level na talagang mataas yan. And then, ang worst part dyan, hindi lang irritable sila, but the worst thing there is they hate themselves. Yes. They hate themselves. Totoo yan. So if you hate yourself, yung cells mo are just listening sa katawan mo eh. No? And then if you hate yourself, that the cell itself in your body will deteriorate also. So as our immune system. So what laminine will do is that through the FGF, talagang yung cortisol mismo na ng level ng cortisol, the stress hormone, i-lower niya yan. And then the body will go to the perfect balance or yung tawag natin na homeostasis.
you can think positive things, hindi ka na irritable, and then you begin to have hope. Dr. Fruto, how long did it take her to recover? She was suffering from transverse myelitis for 5 months. But after the first week of intake of laminine together with the therapies, what happened is laminine rapidly increased the healing of the body. Kaya after 5 months, 1 week, and then onwards, it took her about another month when she was fully recovered that she returned back to work. Very nice. Dr. Al, do you have any experience of any sort of paralysis in Iloilo? Yes, I have 5 patients who have already tried laminine there and they became well. And Dr. Rhea, can you add to that? Marami kasing pinagmulan kung ba't napaparalyze yung tao katulad sa stroke kanina. Sabi ni Doc na pinupuntahan yung dahilan. Yung iba po kasi nasustroke sila dahil mataas ang BP, mataas yung sugar nila, may diabetes sila, kaya sila nagkakaroon ng stroke. So doon po, ang laminine together with the yung binibigay sa inyo ng talagang doktor nyo, pag sinabay nyo ang laminine, mas makakatulong siya na ma-improve para hindi na kayo mapunta doon sa point na ma-stroke kayo. So, as a reminder pa rin po talaga, pag may nararamdaman kayo, at kung meron kayong regular doctor ngayon, kahit nagtitake kayo ng laminine, you also must have a regular check-up din sa mga doktor. So, and then, huwag nyo po isalalay lang lahat ng kalusugan nyo sa laminine. Matuto rin po kayong healthy lifestyle. Balanced diet. Yeah. So, and then, lahat po tayo kailangan ng regular check-up din. Okay. Tama yun. Lagi po nating oobserbahan ang katawan natin, no? Yung medyo naiiba na, huwag po nating ignorin yan. Ako, I had this arthritis, degenerative arthritis sa L5 ko. Then one time, in the middle of the night, gusto kong jumingle. Would you believe na ganun pala yung feeling na hindi ka makabangon? Yung bang babangon ako pero hindi makagalaw yung katawan mo? Grabe. So arthritis lang yun. After taking laminine, you know, nawala na yung pain. I can wear high heels again. Hindi ka maka-high heels pagka may sakit yung spine mo eh. At hindi lang yun, pumayat pa. Ganti tayo, ganti. Ganti-gantihan lang yan. Okay. Well, anyway, doctors, thank you very much. Sa pagbabalik po ng aming programa, inspiring stories naman tungkol sa success sa negosyo ng dalawang taga Cebu. Susan, kilala mo to, si Paolo Domingo at si Sonny Lucero. So, alamin natin kung paano tayo magiging healthy and wealthy sa pagbabalik ng Be Alive. We'll be back! Paolo Domingo from Cebu, and this is my business partner, Sonia Lucero. We are in Baguio because we want to promote laminine to as many as we can. From Cebu to Baguio and all the way to Ilocos and Pagudpod. You know, nakarap na rin po ang laminine po doon. Na-experience ko yung laminine sa buhay ko. So gusto ko i-share sa lahat ng mga kaibigan ko, sa mga taong kilala ko man o hindi, para ma-benefite din sila sa kagaya sa nangyari sa buhay ko. Isa sa mga nagbibigay din sa akin ng passion na ibahagi itong laminine, nag-normal, no, yung aking blood pressure. At the same time, share ko rin ito sa kapatid ko na may brain tumor. At nakakatuwa kasi nawala rin yung mga bukol na maliliit ko sa ulo niya. And sarap ng feeling, no, especially if you have emotional attachment with the product. Gusto mong iparating sa lahat ng sangkatauhan na may iba't ibang klaseng karamdaman. We want to share this to as many people as we can. As a leader and one of the pioneers of laminine in Cebu, one of my ambitions is to inject yung tinatawag na entrepreneurial mindset sa utak natin mga kababayan. Hindi lamang sila matuturuan financially, but at the same time, maibahagi natin itong product na to na sila din ay maging healthy as well. Ang sarap ng pakiramdam na marami tayong natutulungan kahit hindi atin sila kilala. Mission first before commission. Ang pinakamasarap na part is when people say thank you to you dahil iparating nyo sa kanila yung benefit through laminine. We truly believe that it's really a gift from God. I'm Paolo Domingo. And I'm Sonny Lucero. Be alive! Alive.
kanina, napanood po natin si Paolo at saka si Sonia ng Cebu, mga leaders natin sila doon, na napakaganda ng kanilang ginagawa. Ngayon naman, ang ating pong mga panauhin ay mga OFW po. Nandito po ngayon si Gerard, taga Dubai, ating pong goal director. At nandito naman po ang tandem couple, walang iba kundi si Hans at si Joanna ng Dubai. Silver director. Silver director. At of course, Eli Martos po, former OFW, platinum director po. Yeah. Wow. So, Eli, share mo naman what inspired you to share Lami 9 and use this as a source of income. Nung una tayong magkita, ang sabi mo po sa akin, Eli, maraming OFW ang matutulungan nito. So, after 1 year, eto na po, platinum director na nga po ako, no? Hindi na po ulit ako umalis at para lumayo sa pamilya ko at mag-abroad ulit. So, Eli, masarap bang mag-abroad? Maraming sakripisyo po, ma'am. Nandiyan ang lungkot, init, lamig, at saka yung ang pinakamatindi po dyan, yung homesick. Ilang taon kang naging OFW? 16 years po akong naging OFW. Pag-uwi mo, Eli, magkano ba ang baon mo? Konti, madami, medyo. Medyo-medyo lang po. Ikukumpara mo sa pag-share mo ng Lami 9 ngayon at saka sa pag-OFW, ano may advice mo sa ating mga kababayan? Ang masasabi ko lang po, ano, marami na po akong mukha na OFW na nakikita sa Saudi Arabia. Nandyan yung umalis, nagsanla ng bahay, nagbenta ng mga ari-arian, pagdating doon napariwara rin. Dito po sa na-experience ko sa Lami 9, ang ginawa ko po rito, pinag-aralan ko lang, shiner ko, tapos eto na po, ano, ang tindi po nang dating sa akin, na kahit na, sa ngayon, ha, kahit na hindi po ako magtrabaho na, secure na po ako. Masasabi ko po yun. Yes. Okay, Hans, Joanna, ano po ang naitulong sa inyo ng Lami 9 para makabalik kayo dito sa Pilipinas? Ang Lami 9, first and foremost, is naka-effect siya sa akin personally. Unknowingly, meron pala akong 55% heart blockage. Pero nung sinabi ni Gerald na maganda nga yung product, so I tried it, and then I told my friends, okay, let's go, top the best leaders. Ang dami rin pong natulungan, which is sick leader naman po sila. Gerald, bakit ka nag-Lami 9 at share mo naman experience mo? 4 years na ang OFW, so nag-work ako as waiter, no? Pero nakalimutan ko ng alagaan yung health ko, eh. May 2012, nagkaroon ako ng parang symptoms of leukemia. Mm-hmm. Nagkaroon ako maraming mga pasa. So, sinikreto ko ito sa mga sa family ko kasi ayoko mag-alala sila. Ngayon, meron ako isang friend, good news naman, si Brian, na inintroduce yung Lami 9. So, yung nakita ko, sabi ko, iba yung klase itong Lami 9. Kaya, after five days, nagpabuka ako ng ticket, umuwi ako agad ng Pilipinas. As umuwi naman ako agad ng Lami 9. For 2 days, alam mo, ang dami kong pasa. Ang lalaki. Sabay-sabay yung tatlo. Pero after 2 days of taking Lami 9, nawala lahat. So sabi ko, kailangan ko nang bumalik ng Dubai. Kasi alam ko, napakagaling ng product. So alam ko maraming matutulungan ng mga OFW din. Para, syempre, kami mga OFW, medyo busy kami sa work namin. So minsan nakakalimutan namin yung palusugan namin. So ito na yung ginawa namin hanggang sa biglang lumaki, ang dami ng gumaling. At the same time, marami na rin kami natulungan na makabalik dito sa Pilipinas, makasama yung mga pamilya nila. Wow! One time, merong lumabit sa midst, a local there, na Arabo. And nag-aalangan kaming, nag-aalangan yung mga iba na sharean yung mga taong ganon. But, tinry naming lapitan yung tao na yun. If you have a good news, why not share it? Sabi niya ganon. Kasi, baka makatulong ka, eh. Subukan nila, makatulong ka at gumaling sila. Which is yun yung ginagawa namin, which is, that's the inspiration na ginagawa namin ngayon. Dahil baka along the way, kung sinong taong, basta magandang balita yung sinasabi mo sa isang tao, hindi ka dapat matakot. Dapat i-share mo lang ng i-share ng i-share. Lagi kong sinasabi na it's almost a sin, it's almost a crime not to share Lami 9. Ang feeling ko talaga, ang kamay ng Panginoon nasa produktong to, eh. Dahil miraculous talaga. Eli, kamusta na ang negosyong Lami 9? Napakaganda bang gawin dito sa Pilipinas? Ang pinakamasarap lahat, yung tumutulong ka na, kumikita ka. Nice. No? Plus, pag narinig mo, Olan, yung, ang pinakamasarap dito na naramdaman ko, Olan, yung tapik sa balikat, eh. Wow.
Eli, ang sara, ang ganda ng pakiramdam ng father ko. Salamat, ha. Galing. O yung mga ganon, no. So yun yung hindi kayang bayaran ng pera, ulan. Kaya napaka parang addict ka na i-share ito, eh. Tama. No? Gustong-gusto mong i-share. May makita ka lang na may diferensya, gustong-gusto mong abutan ng flyer. Tama. Parang ganon, eh, no. Tama. That's right. So ganon yung pakiramdam. Walang hinto yung pag-share mo. Huwag tayong magsawang tumulong. Mm-hmm. Tumulong po tayo. Yung biyaya na nakuha po namin, darating po ito sa tamang panahon. Tama. Huwag lang po tayong susuko. Tama. Eli, balita ko, nagpapatayo ka na ngayon ng bagong bahay, ha, dahil sa laminate. Opo, nagpapatayo po sa ngayon. Yan po, bunga ng pagsishare ko sa laminate. Bunga po ito ng mga kasama kong leaders dito na nagtutulong-tulong po kami sa pagsishare po nito. Narinig niyo po ang ating mga bisita sa kanilang mga kwento at experience sa laminate at sa kabuhayan. Hindi lang po kalusugan ang maidudulot ng laminate, kundi kaligayahan, kapayapaan, at karangyaan. So, be alive. We'll be right back. Na naman, ubus na naman ang oras natin. I know, ang bilis talaga. Pero di bali po, at sa susunod na linggo, 7 araw na lang, mabalik kami ulit. Of course, golf course. Be Alive! Be Alive would like to thank the followers.